Kaya may mga ibang tao dyan nagtataka, ilang buwan na, ilang bote nang naubos, hindi pa rin pumuputi. Alam nyo na kung bakit. Yes, hello, what's up? It's me again, Becky, and welcome back to my YouTube channel. So for today's topic, guys, is tatalakayin nga natin itong si Mr. Dave Villanueva kung saan inere-reklamo nga niya itong Front Row Company. So inere ito kahapon sa Rafi Tulfo in Action kung saan nakausap nga ni Mr. Villanueva itong si Sir Rafi. So inere-reklamo nga ni Mr. Villanueva, no, ang Front Row Company sa dalawang kadahilan ng bagay. Una is gusto nga niya raw makausap itong may-ari ng company, no, kung saan siya belong, which is the Front Row. So paliwanag pa niya, hindi raw umano binibigay yung kinikita niya, no, dun sa pinaghihirapan niya. Ang pangalawa, guys, is sinisiraan daw siya sa social media, no, kung saan makikita sa CCTV na nakapanakit nga siya ng isang babae and pinagsisihan niya raw ang ginawa niya. So ayan, nasettle na daw ang bagay na ito noon. Siya na rin daw ang gumastos, no, sa lahat ng financial bills dun sa babae. And nakapagsettle na rin sila sa barangay and dun sa attorney ng kumpanya sa Front Row. And dagdag pa niya, dahil nga raw dun sa kasalanan ng isang member niya, no, nung nagkaroon ng issue sa Boracay, is hindi raw umano binigay yung kinita niya and naka-forfeit raw ito. So ayun, so ilan dito is yung rewards nga niya na natanggap, no, month of August, and makukuha niya sana sa October, ranging to 15k to 25k. So ayun, and yung kabuuan daw ng month of October, which is nasa 100,000, no, hindi rin daw ibigay. And nga month of December, which is may pa-promo sila, no, so isang linggong kinita niya is 150,000 270,000, hindi rin daw binigay. So ayun, nagpost nga siya sa social media and paliwanag niya is binura niya raw ito agad, no, no likes, no reaction, and no comments. Pero may isang member ng Front Row ang nag-PM sa kanya, no, at lumapit na ganun din daw yung nangyari sa kanya, pinorfeit daw rin yung kinita niya. So ito pa, guys, no, yung sasakyan na kinuha niya, which is the Montero ata, is hindi raw nakapangalan sa kanya. Nakapangalan raw ito sa kumpanya. So ang nais lang naman daw ni Mr. Dave Villanueva is masettle, no, at makausap mo itong may-ari ng Front Row na sina RS Francisco at si Samber Sosa, no, kung saan gusto niya ngang makuha yung kinita niya dun sa pinaghihirapan niya. So ito pa nga, gusto na raw niya magtrabaho at umalis na nga dun sa Front Row, pero hindi raw siya pinapayagan sa hindi malamang kadahilanan. So ito pa nga, guys, no, may ibininyag nga itong si Mr. Dave Villanueva tungkol dun sa produkto ng Front Row. So inamin niya rin na minsan lang siyang gumagamit nito kasi kadalasan yung ginagamit niya is from other country, which is sa Japan. Kung anong soap yung ginamit niya, basta ang alam, ang narinig ko is yung isa dun is collagen. So panoorin niyo ang video na to at yun ang bahalang humusga. Sabihin mo sa kanila, i-overdose yung consumption para bumili ng bumili ng bumili. Alam niya naman, pag bumili ka ng bumili, kumikita ng kumikita ang company. Kaya may mga ibang tao dyan nagtataka, ilang buwan na, ilang bote nang naubos, hindi pa rin pumuputi. Alam niya na kung bakit. So ito pang nakakalokang inamin niya, no, tungkol nga ito sa sasakyan na binibigay sa kanila. So inamin niya na yung binigay sa kanya is second hand. Kapag binawi raw ulit, no, so mapupunta na naman daw ito sa ibang Front Row members, no, at siya na naman raw yung mabibiktima at magbabayad nito. So ayan, naloka ako dun sa mga produktong sinasabi ni Mr. Dave Villanueva. So yung iba pala is not effective. Charot. So ayan, so siguro may part 3 pa, guys, dun sa Rafi Tulfo in Action. So inaabangan ko pa rin. And kasi hindi nga raw ma-contact yung Front Row Company. Hindi rin daw nagbibigay pa ng paliwanag, no, kasi nga dapat daw, sabi ni Adol Rafi, is two-sided. So ayan. So hanggang dito na lang muna tayo, guys, no, kasi maglilinis ulit si Bakula. And ayan. So again, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, no, alam nyo na yan. And don't forget to like, share, comments, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga next videos na i-upload ko. Thank you for watching and see you on my next vlog.